dito sa The How of Contemporization. So magkakaroon tayo ng step by step. Paano ba, Pastor, yung sinasabi mo contemporizing na yan? So magkakaroon tayo example. So it's all about The How of Contemporization. Na Roman numeral number 5 na po tayo. Step by step method for contemporizing a sermon outline. Number 1, identify the core message. Ano ba yung gusto mong bigay sa kanilang message? Diba? So, step number 1, determine the central biblical truth or teaching you want to convey. So, ipag-pray mo muna yan. Lord, anong gusto mong i-bring na mensahe? Ibang kailangan ko nila. So, ang Bible naman, it is timeless naman, di ba? So, it is a timeless aspect of your sermon that remains constant regardless of the context. So, ang action natin, review natin yung scripture passage, outline natin yung main points you want to cover. Ano bang gusto mong matakil doon? So, focusing on what biblical text is teaching. So, ito, bibigyan natin kayo ng setting. Anong setting? So, as a pastor, you are invited to share the gospel at a maritime-related college. So this institution specializes in educating the younger generation about seafaring. So seafaring profession including marine engineering, navigation, or marine biology. So your goal is to present the message of the gospel in a way that resonates with student and faculty engaged in this maritime field. Ano ang verse na relevant sa'yo? Ano gagamitin mo? Yeah, sagot tayo. What verse in the Bible is relevant to a maritime-related school invitation? Letter A, Jesus feed the 5,000 men. Letter B, parable of the sower. Letter C, shipwreck of Paul's missionary journey in Acts 27. Sagot nga tayo. Pwede tayo mag-comment. A, B, o C. O, diba? Obvious na obvious, diba? Siyempre, ang mga hearer, seafarer sila. Pag sinabi mong shipwreck about Paul's missionary journey, ang dali nilang makaka-relate yan. Ayan, tama po mga sagot natin. So, Sister Mercy, Sister Mirna, Sister Alice, Sister Amador, Jaime, Rinio, Allen, June, James, Roger, Joanna, pati si Opo, si Pastor Ronel. Ganda gabi, Pastor Ronel. Bagong student din natin si Pastor Ronel. Pastor Joel, letter C. Yan, may mga bagong nag-join. Si Pastor Ronel, gumagawa ng laptop. Punta po kayo dito, Pastor Ronel, pakigawa yung laptop natin. So, continue tayo. Kasama na yung request nyo. Tama po tayo, no? Letter C. So, ito yung research natin, yung ikalawang method natin, research the audience. So understand who your audience is. So, research their profession, cultural background, and any contemporary issues that they may be facing. Diba? Tulad ng, ang dami ngayong mga marino nag-aaral, pero hindi sila agad makasakay. So, anong solution para sa kanila? Diba? Parang malabo na yung future nila. Graduate ng Marine, pero nagpasa ng resume as baker. Bakery din ng bagsak. Kilala ako, psychologist. Natapos niya. Pero nandun sa may tindahan ng feeds ng baboy. So, ang hirap, no? So, tignan natin. So, ito yung paano mag-research. So, tignan mo yung profession. Look into common challenges or jargon and experiences specific to their profession. Kung policeman man yan, teacher o businessman. Mas, sa tingin ko, kapag employee ng restaurant, pwede yung Jesus feed the 5,000. Parable of the sower. Siguro mga farmers, agriculturist.
And then second, yung cultural context. Study cultural practices, values, and societal norm that influence their worldview. Number three, contemporary issue. Identify current event, trends, and concerns relevant to the audience. Tingin tayo ng news. Ano ba yung hottest news? Sino yung ultimate model na kilala ngayon sa kanilang profession? Sino yung sikat na mentor? O yung founder ng school nila? Pwede rin. Then next tayo. Ito yung example natin dyan. So, yung example natin, as a professional context, maritime students are trained to handle real-life storm and challenges at the sea. Siyempre, by using Acts chapter 27 po ba yun? Patama, Acts chapter 27. Yung challenges ni Paul, paano niya hinandle yon? Paano siya nagkaroon ng trust sa Panginoon? Diba? So they use navigational tools like compass, lighthouse, and seek safe harbors. Ganun naman yung mga nasa maritime, kahanap sila ng pwedeng tatabihan kung saan pag may bagyo, emergency na pwede nilang stay yan. So ganun po. And in cultural context, maritime culture emphasizes teamwork, discipline, and respect for the ocean. Ino-oriented din sila about that. And contemporary issues. So yung advances in maritime technology, ano ba yung baka may hottest na gamit sa marine or safety protocols and environmental concern. Meron na ngayon mga bangka na almost floating siya. Kapag tumatakbo siya, hindi siya nakakaramdam ng wave. Kasi meron lang siyang parang rudder sa ilalim na hindi ko ma-explain yung napanood ko. Sa siguro alam ng iba dito yun. So kahit gaano kalakas ang alon, mag-stay lang silang ganyan kasi nakalutang na yung pinakababa niya. Na parang meron lang siyang paa na nandun yung paligid. So, next tayo. So, we have to relate the core message to their context. So, yan na. We are using bridging the gap and cultural bridges. So, ang step dyan, adapt the central message of the sermon to address the specific context of your audience. So, ang action natin, yung analogy and illustration. So, use example or metaphor that resonate their profession or cultural context. For instance, if addressing business professional, so magkaroon kayo ng example about related to leadership and decision making. In application, show how the biblical principle may apply to their daily life and work environment. So for instance, so illustrate how biblical teachings on integrity can apply in their business dealings. Pero ang assignment natin or example ay invite nga tayo sa maritime school. So, paano natin i-adapt yung message? Just as you rely on navigational tools and safety measures to handle the storm at sea, Christ is our ultimate guide. Provides direction. He is the light. Diba? Yun yung mga bangka ay nakaasa sa mga, tawag doon, yung light tower, lighthouse, ang tawag doon. Sabi din ni Jesus Christ, I am the light of the world. Guiding light. And refuge in the storms of life. Actually, ganun din di ba? Kahit malayo sa lighthouse yung mga nagta-travel sa bangka or barko, ang tinuruan or tinuturuan din silang magbasa ng ng stars. Actually, yung mga ancient na manlalakbay ng dagat, talagang bituin ang kanilang ginagamit para matrack kung saan talaga yung tinatawag na true north. Hindi pa nausong compass nun. So number four step, create relevant examples and analogies. So ayan na nga. So, alam na natin kung ano yung mga core message at yung context, i-relate na natin. So mag-create na tayo. So develop example and analogies that make biblical message relatable to the audience experience. So, professional scenario natin, incorporate real-life situation from their profession that mirrors spiritual
principles of your of your teaching, and sa cultural reference naman, use cultural symbol practices to explain biblical concept. If addressing a multicultural audience, include example that reflect diverse cultural experience. Pero dahil specific audience natin, ang analogies and illustration natin dyan, yung compass. Christ as our true north, guiding us through life's storm. Yung lighthouse, di ba? Christ illuminating the way in dark and uncertain times. Kahit magpakalayo-layo ka hanggat nakikita mo yung lighthouse, yung ilaw ng lighthouse, di ba? Eh, makakabalik ka pa rin sa ano, sa tahanan mo. Basta meron kang guide na si Jesus Christ. So, harbor. Christ as our safe haven. Haven means, ano eh, dock or ano pa yung daungan. Yung ibig sabihin ng haven. So, offering rest and security amidst life trials. So, di ba? Ang ganda ng analogy niya. Ngayon, magka-craft ka na ng sermon outline. Ito yung ikalimang step. Integrate and adapt the adapted message into clear, structured outline that includes contemporary elements. Sa introduction mo, syempre gagawa ka ng relatable story or example specific to their context to capture the attention. Pero, don't forget na yung, limbawa, Acts 27, sabihin muna natin yung story and i-connect natin lahat ng ano po, lahat ng context. Talaga, wag aalis muna sa context. Okay? Contextualize muna, paliwanag mo yung panahon noon. And saka mo i-bring yung setting noon sa setting ngayon. So, yun na yung magiging ano, introduction natin. Then sa main points, you will structure the sermon around the core biblical message. But, incorporate mo na yung contemporary example and application. And then sa conclusion, i-summarize mo na yung main points. Pwede kang magkaroon ng closing ng illustration or true to life story about isang nag-navigate na naging successful naman siyang Christian. Tulad nung kumanta ng Amazing Grace. Ang alam ko, ewan ko, correct me if I'm wrong, no? Ang composer ng Amazing Grace ay son of the captain na nung panahon ng slavery, pinupuno nila yung kanilang barko ng mga mga Black American or Black African, yung mga African, and then dinadala para ibenta sa America or sa US. So yun yung panahon na yun. Pero naging Christian siya, na-convert siya as a Christian. And then, yun na nga yung kanyang naging composed na kanta, yung Amazing Grace. So, pwede mong i-story yun sa kanila. So, marirelate sila doon. As in, truly relate. Amen po, Tita Mercy. Try natin ng new laptop. So, number 6. So number 5, ito yung ano ko. Ito na yung construction natin. You can use this. So yun nga, introduction natin. We begin with an analogy of maritime storm. Navigational tools yung gagamitin natin. For instance, discuss how sailor use compass, house, lighthouse, at saka yung harbor. And then yun pala yung gagamitin nating main points, ano? So don't forget sa introduction yung ano. Inalaki ko ata dito. Wala. So mamaya meron ako bibigay sa inyo. So lagyan niyo ito ng itong introduction niya, lagyan niyo ng proposition. Ito yung mahalaga sa introduction eh, yung proposition niyo. So context muna, and then proposition, interrogative statement, transitional statement. Sa loob ng transitional, may keyword tayo doon. Kahit sa interrogative, pwede natin ilagay yung keyword. Sa mga hindi nakakalam ang keyword, panoorin natin yung 5th session, 4th session. Yan. Inalakay po natin, what is keyword? So ang main points natin,
use realistic, idealistic, and optimistic characteristic of preaching to inform the truth. Ano yung realistic? Ano ba yung nangyayari talaga na sa pang-araw-araw o sa buhay ng tao? No, we are wretch. Sira tayo. Makasalanan. Kung i-review nyo po yung first session ng ating homiletics, nabanggit ko po ito about characteristic of preaching. Isa doon ay yung to inform the truth. In informing the truth, kailangan realistic yan. Ikalawa, idealistic. You are giving a solution and optimistic. Sa solution na yun, i-apply mo in a positive way. You are speaking positivity and giving them hope for the future. So dito, ito ang main points natin. Jesus Christ or Christ our true compass. In Acts 27:24, sabi dito, saying, fear not all, that thou must be brought before Caesar, and lo, God had given thee all them that sail with thee. So parang binigyan siya ng direction sa magitan ng angel na nagpakita sa kanya. So ganun din si Jesus. Sabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Because Paul is Christ believer, God is sending an angel to give us direction. Diba? Kaya meron talagang yun, may compass sa atin kapag meron si Jesus sa atin. Hindi niya tayo maililigaw. Kapag nandun ka sa kalagitnaan ng bundok at wala kang compass, hindi mo alam ang patutungan mo. Pero pag may compass ka, malalaman mo kung saan ka tutungo. Kung nung unang panahon, bituin ang kanilang tinitignan para sila ay hindi maligaw, paano na kung biglang nagkaroon ng bagyo at hindi sumisilip ang mga bituin? Diba? Wala silang compass. Dapat may compass tayo. So, ayun po. Ngayon, eh, radar na talaga eh. Hindi lang compass. So, ganyan. So, Christ our lighthouse in Acts chapter 27, verse 20. And when neither sun nor stars in many days appeared, no small tempest lay on us. All hope that we should be saved was then taken away. Parang nawalan sila ng pag-asa dyan eh. Yun nga, wala ng araw, wala pang bituin. But if you have Jesus Christ, He is your light or lighthouse. Because sabi niya, John 8:12, I am the light of the world. So, habang binibring mo yung gospel sa mga tao, kinukwento mo yung setting na nangyari kay Paul, and you're bringing them a Christ-centered message. Diba? Talagang relatable. Napaganda. And number 3, Christ our harbor of safety. Sabi sa Acts 27:44, and the rest, same on boards, and some on broken pieces, ship. And so it came to pass that they escaped all safe to land. Kasi yun nga yung promise ni Lord eh. Mabubuhay lahat ng kasama mo. Yun nga lang, masisira yung bangka o yung barko. Ganun din, minsan sa buhay natin, marami tayong kapalpakan. Dami nating kasalanan. Pero pag may Kristo tayo, tumanggap tayo sa Kanya, bayad lahat yun. Kahit gaano tayo kasira sa harap ng tao, linis naman tayo sa harap ng Panginoon. At hindi na tayo pupunta sa impyerno sa kabila ng mga nagawa natin, di ba? Because Jesus said, or God said, your sin I will remember no more. And in Hebrews chapter 6, verse 19, sabi doon, which hope we have as an anchor of the soul. Oh, may salitang anchor pa, di ba? Both sure and steadfast, in which enter into that within the veil. So, wag mo nang talakayin yung veil, eh. Ahaba na yan. Pero, yung veil kasi yan, yung veil sa temple yung tinutukoy dyan. So, babalik ka lang sa harbor, wag mo na itutukoy yung veil. Next na lang yun. So, wag ka na nga alis doon. Kasi sub, ano lang naman tong Hebrews 6:19, eh. Parang, tawag dito. Supporting verse, di ba? Kung gusto mo i-conclude yung veil na yon, na pwede rin, pero masyado nang malawak. Hindi na lang tayo nga alis. So, sa conclusion, mag-summarize ka how Paul and his shipmates relied on the divine guidance and navigational tools during the storm.
and how we as Christians can rely on Christ as our compass, lighthouse, and harbor to navigate life's storm. So, encourage natin yung mga estudyante to trust Christ as their professional and personal in their professional and personal challenges. So, amen. Praise the Lord. So siguro na gets niya kung ano yung contemporization, ano po. Maybe one point ng preaching natin ay contemporization pala yon. Pero ngayon lang natin nalaman na contemporizing pala ang tawag doon. So at least dito sa MBS natutunan natin yung term. Actually wala pa sa dictionary itong contemporization. Kaya kapag tinype nyo ito, walang ganong lalabas na vocabulary ng contemporization. So number 6, okay tayo, test and refine the message. So review the sermon outline to ensure that the contemporization is effective and the message remains biblical accurate. Diba? So tingnan mo kung accurate ba. Kailangan review natin yan. So hingi tayo ng feedback kapag at tayo'y nag-message. So, anong feedback? So if possible, get feedback from someone familiar with the audience or context to ensure your example and analogy is inappropriate and relevant. Hanap ka ng mga taong seaman, gano'n. Magtanong-tanong ka, kaibigan mo, or ipasa mo yung sermon, o pabasa mo, ano masasabi mo dito? And then, mag-revision ka, baka may mali. Yung research mo, masyado ng luma yan. Ito yung bago. So, magkakaroon ka ng konting revision. So, make necessary adjustments based on feedback to improve clarity and impact. So, itong contemporization, nandito pwede sa tamad na pastor na gumawa ng outline. Kaya dapat pag meron kayong mga invitation or something, pupunta kayo sa ibang lugar, ay sabihin natin sa loob ng local church where we pastor, but we are using the tawag doon yung hot issue, yan, yung mga contemporary issues na tinutukoy. Pwedeng political, ngayon, 2025, malapit na naman mag-election. O baka mayroong mga hot na away-away dyan. Faction, about divisions, di ba? O yan. Pwede tayong gumamit nun. Magkakaroon ng adjustment. Kailangan ni pagandaan natin mabuti. So, ang example, feedback and revision. Seek feedback. Get inputs from maritime professional or student to ensure the sermon is relevant and resonates with their experience. And adjust. Modify the sermon based on feedback to enhance clarity and engagement. And last, deliver with sensitivity and relevance. So, excited ka nang i-share, no? Kahit medyo kakaba-kaba. Minsan ganun eh, kapag invited ka, di ba? Medyo may kaba, ganun. Pero maganda yung kaba. Huwag kayong matakot sa kaba. Kasi ang kagandahan sa taong kinakabahan, ibig sabihin, number one, tao ka lang, ang Diyos ang kikilos sa'yo. So, kapag inamin natin na limitado tayo, tao tayo, and we ask the grace of the Lord, and let the Holy Spirit speak. Kasi yun naman ang sinabi ni Lord, di ba? Kayaan natin ng banal na Espiritu magsalita. Pero hindi naman yung banal na Espiritu magsalita, wala kang sermon outline. Hindi ganun. Kailangan pagandaan natin and let the Holy Spirit bring power to your message. Kasi pwedeng same message yan, pero pwedeng walang dati. O, iba pa rin kasi talaga kapag sinamahan ng banal na Espiritu ang mensahe. Kahit napaka-simple lang yan. At John 3.16 lang yan. If the Holy Spirit is there, talagang ramdam yung conviction ng mensahe mo, talagang ano, makapangyarihan yun. Tulad nung panahon ni Pedro, 3,000 ang naligtas. Diba? Ngayon, 3,000 na message, isa lang naliligtas na nagpabaptize. Yung panahon ni Peter, isang sermon, isang mensahe, 3,000 nagpabaptize at naligtas. Ngayon, baliktad, 3,000 message na, isa palang naliligtas. Or sabi natin, isa lang ang ano, nagpabaptize. So, more example, ito, may isa pa akong example. Actually, marami akong example eh, pero
ano eh, kulang na rin yung time sa sa mobile Bible school, tayo'y nagtitipon ng line. Sa tahanan man o saan ka man, naroroon tunay. Kaalamang makalangit at biblical na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa mobile Bible school. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan, tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa mobile Bible school. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa mobile Bible school. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa mobile Bible school, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawati. Para sa kaluhatian ng Diyos, tayo'y magpupuri. Sa kanyang biyaya, tayo'y nagmamahal. Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayo umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.